Pero ito na oh, mga ka-vocals oh. Can you see the look? Hmm. Dapat Edwin. Erwin dapat. Erwin the Pogi de la Cruz. Hindi, walang Pogi. Ayan. Ako po yan, nagkamali siguro ng ano. Erwin dapat yan eh. Edwin na ilagay. Pero ayan na. Hmm. Yan na po ating meter base. Oh, eh puro reinforcement eh. Kaya ang daming sa ano eh, sapi. Eh mga kabukos, pinapalitan na natin yung pang-ilalim ni Raptor. Palit bushing, palit pati yung mga arms niya. Wheel alignment. Saka tapalodo, maglalagay na tayong tapalodo. Palit lahat yung pang ilalim mga kabukos. Ito yung pang ilalim natin. Pero napakatibay niya mga kabukos. Napakabigat yung kinarga natin. Nakaya niya. Itong ang ipapalit na yun. Solid na. Solid na bakal. Ito kasi tubo eh. Tubo lang mga kabukos. Kasi yung sidecar na yan, nabili ko lang sa Junk Shop yan, mga kabukal. 1,500 ko lang nabili sa Junk Shop yan. Pero nakita nyo naman, ang laki ng pakinabang natin sa kanya. Mga kabukos, good morning. So ito na nga po ipinaayos natin kagabi. Ayan, yung mga pang-ilalim niya ay bago na lahat. Pati bushing. Yan po yung mga solid na bakal na yung dati po kasi yung mga tubo. Yung mga tubo-tubo lang kaya nakakatakot na mabali. Pero ito mga solid po yan lahat. Solid bar na yan. Ayan, ito yung nabili nating container. Dadali namin ito ngayon sa San Rafael. Tumasahod na tayo ito. Tatlo lang muna dadaling ko kasi yung tatlo, ito yung libre natin to, free ito. Yung tatlo ayun, hindi ko pa nahugasan. Pero malinis daw to kasi mantika lang daw ang inilagay diyan and then idugasan na daw nila yan, kaya lang para sigurado tayo, hugasan natin uli. Yun mga kabukals oh. Pang DE na yan mga kabukals. And then meron na tayong tapalodo para hindi tumatalsik yung ano. Putik. Ayan. Punuin ko lang to and then punta na ulit tayo sa Rafael. Ayan na mga kabukal. So ready na kami. Ayan. Ito yung karga namin. Dinala ko na yung mga solar light. Ayan yung mga solar light. Tubig, dalawa at tatlo. And then may baldi tayo. Nagpabili ako ng Sonrox kila Emon. So, nauna na sa tindahan sa may unahan. Ayan, and eto nga pala mga kabukals, oh, tinanggal na natin yung harang oh. Para bukas, diretsuhan na kami, maghahakot na kami. Ayan. So ganyan po mag-insura niyan para yung ating wooden crates, dire-diretso sa loob. And then ayun nga, yung ating mga pang-ilalim, bago lahat. Ayan. And na-align ko na yung gulong mga kabukals, kaya hindi na piki yan. Ayan, yung may mga nag-aalala dati, piki na raw sobra yung gulong kasi nga napopersa. Pero ayan, naka-align na po, diretso na yun oh. Diretso na yun. Ako na lang po ang baluktot. Ayan, yung gulong ko diretso na, ako na lang po ang baluktot. Ayan mga vocals. Ayan, so tara, let's go. Punta na tayo ng San Rafael. Ayan mga vocals, nandito na naman kami. And bumili tayo ng dalawang sakong semento at tatlong 2x2x10. Ito para sa haponan ng decabron natin kasi nagamit yung galing dun sa luma.
Nagawa na lang tayong panibago. And then ayan, may mga dala nga tayong tubig, tatlong container. Yung tubig mo, doon yung sa baboy yan ilagay, ha? Gagamitin ko yan. So kasama ko ngayon si Emon, si Renan, at saka si Brando. Hindi, si Brenda. Yan, si Brenda. Ano ang pangalan mo? Si Brenda, sa umaga si Brando. Ha? Renani. Renani? Yan, si Renani. Tropa ni Emon. Wala si, ano eh. Wala si Kuya Natoy. So, yan. Kumuha sila ng reinforcement. Mag-ano kami ngayon, mga kabokal, sisementoin namin yung bahay ni Emon. Yung flooring. Magsisemento tayo ng, galing, oh. Ang lakas magbuhat ni Brando, mga kabokal, so. Dalawa agad, no? Dalawa ka agad. Ayan. Yan, magsisemento tayo ng, ano, ng flooring muna ng bahay ni Emon. And then, magsasanitize. Ako magsasanitize nung kulungan ng baboy. Habang nagsisemento sila. And then, pagkaya ko pa, gagawa na ako ng pugaran ng mga decabrow natin dito. Mga decabrow natin. Then, lilinisin ko na rin yung loob ng, ano, ng kulungan ng decabrow. Mon, mamaya, wala nang pupunta sa kulungan ng baboy, ah. Pag nalinis ko na. Yan. Lilinisin ko na kasi, mga kabokal. Sunrocks na lang, saka tubig. Babaldihan ko lang. And then, ayun. Para bukas, mag-umpisa na kami maglipat ng paisa-isa. Na baboy muna unahin ko and then manok. Tapos kambing. Lahat na ililipat natin dito, mga kabokals, bago tayo maggawa uli ng kulungan ng baboy. Okay lang naman yun. Nandito na sila lahat. Gusto ko muna maklear na muna kasi lahat dun para ano. Kahit nandito na sila lahat, saka tayo gagawa ng kulungan ng kambing. Para ano, masimot natin yung mga pwede pang gamitin dun na babaklasin. Kasi marami pang mga magagandang yero dun na pwede natin ipambubong sa kambing. And then may mga kahoy pa na po pwedeng magamit. And then yung iba kasi gagamitin natin sa bubong din ng mga heritage chicken natin, kailangan nating mabubungan. So yun. Ito. Baba muna namin and then mamaya papakita ko sa inyo yung kaganapan. Ayan, mga boss, nililinis na nila yung loob ng bahay para getting ready sa pagsisemento namin. Sisementohin po lahat yan, yung lahat ng flooring. Kaya mo sisementohin yung ilalim? Maabot mo ba ilalim? Maano, isara nyo muna kaya yung siwang ngayon, no? Tambakan nyo. Pwede. Ha? Para sarado ka. Hindi, wala kang siwang. Okay lang yan? Ha? Okay lang yan. Okay lang yan? Bakit masyado mainit? O ikaw. Gusto ko ngayon ng ano yung flooring. Ha? Hanggang dito lang yung flooring. Ah, hanggang dyan lang pa flooringan mo? Oo. Para yung singaw si daddy, medyo malamig. Gali sa lupa. Mm. Oh, sige, ito. Ayan. So si Emo na nag-request. Ang ganyan lang daw yung ano, semento sa ano. Kasi na ano niya na, nalagyan niya na higaan yung ano. Excited eh. Ayan. Ubusin nyo na lang. Kasi pag may sumobra doon, doon yung ilalatag sa ano, sa harap ng baboy. Yan, pagpapaano ko na itong mga kabukals, papahalo ko na lahat to. Kasi pag dinala natin yung kubo, dito natin ilalagay yung kubo sa area na yan. Kaya kailangan yan, matanggal na yan. So lahat, may matira man siguro, ipapaano ko na lang. Ipapasako ko na lang. Pero yan, gagamitin lahat yan. Kasi yung iba, ilalatag namin doon sa ano, harap ng kulungan ng baboy. Dito. Para ano? Para simentado yung harap ba? Ano na lang yan, hindi na, basta lalatagan lang muna ng semento. Hindi, ito nga, hugasan ko na mamaya. Puti ka. Hugasan ko mamaya, maya maya na. Mapasmay pa ako eh, galing ako sa mainit yung makina ng motor. Mapapasmaan pa ako pagka nagbasa kagad ako. Pahinga muna konti. Pero hindi ko na sila pinapupunta rito. Doon na sila tatambay sa ano, sa bahay talaga. Mon, titignan mo, magamit lahat, ha? Kahit patabang, medyo matabang, okay lang. Natin, si Brando, ang lakas pala magpala nito si Brando. Oh, makakabukal sa. Brando. Malakas magpala yan. Ha? Pako, ayun. Yung sa may ano, Integra.
Tapos si maghahakot pa sila ng tubig mamaya. Hindi, may tubig ko lang pala dito. Ayan, dito sila maghahalo para maano na tumigas din yung harap ng bahay. Ayan. Si Eman na bahala dyan. Siya naman ang titira dito. Oh, hanggang dyan lang daw ang sisementohin. Marami pa rin pala itong buhangin na to. Na ano lang, na sumiksik lang sa ano. So, ito buhangin pa rin pala. Ano yan mga kabukas? Muay Thai fighter yan. Ah, ganyan-ganyan. Muay Thai fighter yan. Nagmamuay Thai ka ba? Ha? Nagmamuay Thai ka? Okay. Ayan. Daming grabe. Boxing yan. Nakakalaban si Pacquiao. Ayan, nakalaban ni Pacquiao. Ito bang tumalo kay Pacquiao? Ito gagamitin ko mamaya. Pang ano, pang baldi dun. Sana uminit na. Nang wag mo na umulan ng ano, ilang araw para maano madala na natin yung kubo dito. Kasi nga ang gusto ko itong week na to mahakot na lahat. Maalis na natin lahat dun para dito na lang lahat. Ayan, hindi ito mamaya patatapos ko para sa kanila tong det mamaya. Kasi bukas maghahakot na kami ng baboy. Try ko kung matapos ko maghapon yung paghahakot ng baboy. And then kinabukasan manok naman. Tapos kambing. Tapos tawag dito. Ano pa ba yung nandun? Kambing. Siyempre manok, pato, kasama ni pato ron. Madre de Agua. Ayan, Madre de Agua. And then baklas na lahat doon. Pag nahakot na yung Madre de Agua, baklas na lahat. Kasi tatanim ko lang muna sa palibot yung Madre de Agua na yan. Papalibot ko. And then ito nga pala, tawag dito. Kasi may iwan na sa Emon dito eh, may iwan na siya dito. Bali kukuha na lang ako ng mga ibang magbubuhat. So wala silang gagawin dito kung di magbantay sa mga alaga ako. Ngayon, ito naman ay ipapatrabaho sa kanila habang nagbabantay sila. Mon, ganito muna. Kaya pag nahakot yung baboy, ang trabaho mo nila dito magbabantay kayo, 'di ba? Ito tatrabahuin niyo. Tatabasan niyo, tapos babakura natin ng cyclone. Ha, habang nagbabantay kayo. Kasi may ibang naghahakot eh, hindi naman kayo eh. Ganun mangyayari niyan. Pero bukas kayo pa maghahakot, ha? Oo. Ayan. Kaya Ma'am Ninfa, baka ma-move lang po tayo kasi usapan namin ng Ma'am ni Ate Ninfa. Martes. Martes nandito na sila. Pero na-move kasi ngayon, Martes ngayon. Baka bukas pa kami makapaghakot. Kailangan ko pa sila Emon bukas. Bali, Webes na po, Ma'am Ate Ninfa. Makakapag-umpisa sila Emon dito sa lote mo. So, ang gagawin natin dito, tatabasan mo nila yan. Dilinisin mo na nila. And then, magpo-post eh. Andito na nga pala po yung kawayan nyo at hindi pa. Andito na in order kong kawayan. Ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 5 po. Pero 10 po yung pinaputol ko kay Kuya Greg. 100 pesos ang ila. Ayun. Kailangan talaga nakatali siya. Hindi ko na itali. So, kailangan yung gate natin nakapirmis na nakaganyan. Nakatali. Ayan. Pag nakabox kasi siya, humahampas talaga kasi malaki nga. Hinahangin eh. Ayan. So yun po ating game plan kasi para ano, wala naman kasing gagawin sila Emon habang nagbabantay dito. So yun ang tatrabahuin nila. Yung kaya tinino pa. Ayan. Mga saging natin. Sa gilid.
Sana makakalipat na kami. Mailipat ko na lahat itong week na to. Gusto ko rin kasi magpahinga mga kabukol. Napapagod na rin ako eh. Alam niyo yun, gusto ko muna mag-relax. Mga ilang araw lang ba? Recharge, mag-recharge muna ako ng aking battery. Lobat na yung battery ko eh. Pati utak ko, lobat na eh. Ang hirap kasi mag-isip. At the same time, pagod yung katawan mo. Tapos, iniisip ko pa yung pagpapakain ng mga alaga natin doon. So, para at least, pagka nandito na sila, nandito na sila lahat. Ang isip ko, nandito na nakakonsentrate. Hindi na masyado mahirap. And then, nandiyan na sila Emon, naka-stationary na dito. May makakatulong na ako. Kasi sa ngayon, ako ang gumagalaw doon eh. Hindi ko pa sila pinagagalaw doon na ano, na sila magpapakain. Kasi mahirap pong galawan nga doon. At saka hindi ko pa sila nasanay kung paano pakainin yung mga alaga natin. Gusto ko muna kasing sanayan saka ipaintindi sa kanila kung ano ba yung biosecurity, ano ba yung mga dapat gawin para makaiwas sa virus, mga ganyan. Gusto ko muna ituro sa kanila yon bago ko sila pahawakin sa mga alaga natin. Yun ang gusto kong mangyari. Kaya pag nandito na, yan, magagawa ko, may tuturo ko na sa kanila para maintindihan din nila ano ba yung ASF, ano ba yung biosecurity. Yan. Para maganda kasi maintindihan mo na nila yon para ma-execute nila yung gusto mong gawin na biosecurity. Kasi kung ipagagawa mo lang sa kanila yung biosecurity, hindi nila alam kung para saan yun, di ba? Mahirap. Mas maganda, alam nila na, intindihan nila bakit may biosecurity. Yan. Ito mamaya, nagawin ko ng hapon nito. Ito, ilalabas ko muna ito mga kabukals. Pag nahakot din yung mga decal brown, ilalabas ko muna pugaran. Kasi hindi pa naman sila nangitlog sa ngayon. Baka masanay sila na dyan matulog, dyan humapon. So, tanggalin natin para masanay ko sila doon sa gagawin nating hapunan talaga. Doon sila humapon. And then, pagka i-recondition ko pa kasi sila eh. Pag binalik na natin sila sa laying stage, saka natin ipapasok to. So, for the meantime, ilalabas muna natin yun. And then, yung mga sako na yan, tatambak ko lang muna natin doon sa may bubong doon. Kasi gagawa pa nga tayo ng isang bubong pa para sa mga heritage chicken. Yung tolda kasi ron, yun ang plano ko na lang gamitin kasi ang laki nun eh. Ilalatag ko dito siguro kahit sa gitna. Para nandyan lang lahat yung mga ano, yung mga fly pen, mga scratch pen natin para sa mga heritage chicken. Yun, nandito yung mga decal brown. Yun, nandyan yung mga baboy. And then nandyan yung mga kambing. Yan. Yan po ang plano. Mukhang pinapagod niya si Brando ah. Ang laki nga ng braso kay Erwin eh. Lakas magpala. Pinupulo eh. Eh, may graba yan ah. Gusto mo na graba. Sama na yun yan. All in one. May pagdambiak. Dala. Oo, dalawang halo kayo. Aabot pa nga doon sa harap ng baboy. Isa na yan eh. Oo, hindi, dalawang halo nga kayo. Para ano? Dalawang simento, isama mo. Oo. Kasi tinipid ko mga kabukals yung simento. Kahit sabi ko medyo matabang na lang. Total, ano na lang. Flooring na lang naman yan dito. Saka yung doon sa ano, sa may labas ng baboy. Kumbaga ano na lang yan eh. Ayan. Para lang hindi magputik. Yung dalawa lang yung binili ko semento and then i-maximize na lang nila yan. Si Brando, tatawa na tayo rin yan ah. Monong ko rin yan. Mga kabukas oh. Naka-cutics pa yan oh. Nakakita nyo naman. Pero yung bisig eh talagang solido oh. Solido yung bisig mga kabukas oh. Nakakita mo, masil-masil mga kabukas. Lumalabas ang ugat, nagagalit oh. Pero nakakutik, so saka pa. O, diba? Ayan. Yan yung mukha niya, no? Yan ang ano, walang pili sa trabaho. Pwede sa parlor, pwede sa construction, o, diba? Nag-ano ka ba? Nagugupit ka? Nagre-riban lang po. Ah, nagre-riban, o. O, diba? Hindi lang pang-riban, pang-construction pa. Ayan. Nakasimata sa bahay. So,
umaga. Si Brando sa gabi, si Hernani. Hernani. Ayan. Sakto dito. May matitira pa palang konti. Sakto pala yung kubo rito, hindi masyado magpuputik kasi may matitira mga buhangin. Ito. Plano ko kasing gawing area ko na lang tumakbo. Alam mo yun, yung parang may isa kang bakuran na nandun yung kubo mo. Si Chloe kasi gusto kong ikulong siya sa isang lugar na ano, hindi na siya tatalian. Yung nakakagala lang siya ng ano. Kawawa din kasi yung aso na yun, tagal na siya nakatali. Ang problema kasi doon, hindi ko mapawalan kasi nga nangangagat. Nangangagat kasi yun. Nakatali. Ay, nakawala. Eh, nasa kulungan kayo ng kambing eh. Minsan nakawala yung mga kabukalas. Hindi sila makababa sa kulungan ng kambing. Hinintay nila ako makarating bago sila makababa. Naputol ni Chloe yung kadena niya nun eh. Yan. Ayun ang plano ko dito mga kabukalas. Para si Chloe nga, gusto kong isara. Papa-reinforcean ko ng ano, yung hogwire ba tawag doon, yung malilitang butas na parang cyclone wire, i-reinforce siyang ganyan. Tapos may gate, may sarili akong gate na matibay. Tapos si Chloe, kasi yung kubo ko nasa gitna, si Chloe pa alpasin ko lang, kumbaga ano siya, close in security ko siya. Doon lang siya sa loob ng ano ko, ng bahay, ng bakuran ko na kung saan eh, nandun yung mong munti kong kubo. Para hindi nakatalo. Gusto ko tanggal yung ano kasi nagmamark sa leeg niya. Gusto ko nang tanggalin yung kanyang kadena. Naawa ako. Kaya lang syempre, kailangan mo rin ikusidira yung safety ng mga tao sa paligid. Kung pawawalan mo siya, eh kung makakagat naman. Kaya kailangan titimplahin din natin ano, safety pareho. At the same time, mapapalaya natin siya na ano. Yan, iba kasi yung aso na yun, tapang. Nabili ko yun sa ano mga kabukas tuta, nabili ko lang yun sa grotto. Napakabait na nung tuta siya, nung lumaki na eh, naging ano na, sobrang tapang. Yan, sana umaraw na para dala ko yung kubo dito. Yan, parang sasapat na yun sa flooring namin. Manipis lang naman eh. Mon, wag mo nang kapalan masyado. Para makadali pa tayo rito. Oo. Oh. Motor ko mga kabukas. Ang ganda ng takbo. Walang kapalag-palag. Kasi ang ganda ng alignment niya. Oh. In-align kasi ang kagabi. Ginabi na nga ako ng uwi. Kasi nga ito pinatapos ko. Bago yung pangilalim. And then in-align yung gulong. Kaya yung gulong yan. Ayun, tuwid na tuwid. Hindi na siya piki. Nakara kasi napiki na dahil sobrang bigat ng mga kinakarga. Ngayon, okay na siya. Tuwid na yung gulong. And then may tapolodo na. Ayan. Yung mga solido yung mga pangilalim niyan. Yung ating busing eh, galing sa kotse yan. Yung mga ano, mga surplus na galing sa kotse. Yun ang busing yan. Nakaano rin tayo dyan, 2-7. Kasama yung tapolodo sa kapangilalim. Pero okay na rin, diba? Laki na pakinabang niya. Saka ang laki ng papel na gagampanan niya sa paglilipat mga kabukas. Pabalik-balik kami niyan. Kaya ano. Kaya nag-decide ako na paayos na talaga siya. Haluan na. Pagka na simento yan, mas maganda na siyang tirahan. At isimentado na yung flooring niya. Si Brando, talagang pangmalakasan to si ano. Yung braso niya, no? Nag-uugat-ugat. Nag-uugat-ugat, oh. Lumalagay niya. Pag sinapakan niya ito, tulog ka sigurado. Panlaban nga namin kay Pacquiao. Pag kailangan niya po ng ganyang magkatrabaho, marami po kami yan. Ayan, marami daw sila. May mga reserva ka pa ba? On call. On call. Meron ako sa malalaki dyan, kasi nakatakot yung mukha. Si Maggie. Si Maggie?
Oh, wala pa yung pang-boxing lang, wala pa yung pang-wrestling. Meron kayo pantapat yan eh, no? Sa inyo to, eh. Mahigot, lumayo isa. Isa? Taga Concordia ka rin ba? Hindi po, taga Area B. Ah, Area B. Tita niya asawa ng pinsan ko. Ah. Lagi ko dalawa. Dalawa. Maria, lagi natin dalawa na. Oo, oh, dalawa. Tignan ah. Give pa. Gagrabahan, gagrabahan pa nila mga kabukalas. Maaring umabot tayo dito sa harap mo na. Magkakasya. Maaring umabot sa harap, magkakasya. Pa, baka pati ito mga kabukalas, masimento namin yung harap. Aabot. Ah, pwede pala itong ipatambak ngayon. Sarap ng bago. Papalatag. Pwede rin pala ilatag na lang. Panis. Dahan-dahan pa. Ito ba madula? Ha? Oo nga. Dami palang graba. Dapat pala 1/4 time binili ko. Lagi pa tayo loob. Ba? Ay oo, lalatagan niya pa. Luka na sa loob na yun. Pakalat. Lugabay. Gaba? Oo. Diyan na si Rena sa labas. Pakalat yung kalat mo. Tuntua si Rena, no? Ngiting-ngiti, oh. Sabi ni Rena, alam niyo, tayo lang meron virus kami din. Inagawan ko ng trabaho. Nalatagan nila yung side. Nalatag nila doon. Para mas tumibay. Ganda yung gaan nga nandiyan. Tapos plano ko ano. May electric pan na doon eh. Yung solar natin mon, yung solar na electric pan, disaksak din sa kuryente yun. Yun din ang gagamitin mo dito. May dadalhin pa yun. Ha? May dadalhin pa yun. Ah, meron ka pa electric pan doon? Inimbento niya. Ay, inimbento mo. Ginusin. May ay, hilig kasi mag ano to yun, magbuting-ting lang. Yung ano siya, yung mga electronic siyang ano, binubuting-buting-ting. Yung solar kasi nabili ko, yung solar na electric pa natin. Pwede rin pala sa kuryente yung mga boss.
And ano, may contador na tayo pala mga kabukla, sa mamaya papakita ko. Nakita ko eh, may contador na. So, ang problema natin, kuri ano na yung kawad papunta rin, mula dito papunta ro yung diretso. Andun yung ano natin, yung contador natin diretso yan. Hindi nakakatakot sa bukid. Mm. Hindi na nakakatakot sa bukid. Eh, ang isang inaano nito madilim. Wala sa kuryente. Ngayon may pag-alabas yung pito, makita si Hernani. Oh, yeah. Wala tayong katawan. Tingnan mo tama yung tama yung pag ano ko. Wala kalat. Basta pag ganyan, ganyan ba? Ganyan. Ingat. Kalat. Kalat. Oh, ayan, okay yan. Perfect 'to, ya. Mm. Yan. Sinasabi ko talaga. Pwede. Ano sabi ko sa iyo? Pwede ng 4 man 'to. 4 man kagad. Pwede. Ibigay natin yung bintana, pahiga. Oo, oh, pahiga mo yan. Para pasok yung hangin pag ganyan. Papahabain mo. Pahabain mo, no? Ang dalawang hapat, higit na rin. Magtira ka para sa isang halo pa, ha? Baka maubusan ka na sa isang halo pa. Wala rin semento. Ay, inubos mo na ba? Oo, oh, dalawa yan eh. Ah. O, ito doon yun na pala yan, talaga. Flat to? Damihan nyo na, hindi kasi maglalagay pa ka ron. Hindi, baka ano na yan, hindi na... Eh dyan, hindi, ilan pa bang ikakarga mo? Ano na yan eh, sa isang supot nyan, 15. 15 na? 30 os. Yan, dalawa. Nakaka-30 na yan? Oo. Abot na ba yan, masementohan lahat yan dyan? Yung sa loob? Yung loob. Oo, oh, sige. Importante yung loob ang masementohan eh. Oo. Sige, itong ano, ilalatag yun na lang ito sa harap ng baboy. Graba. Yung graba. Graba buhangin, nilatag nyo ron sa may harap ng baboy. Ngayon papalatag ko nila mga kabukol. Masupot pa talaga yun at doon naman sabi lang. Mamaya tignan natin kung ano. Sayang yun, nasusupot pa yan. Nakakaahon naman eh. Bagay, para masimento rin yung harap pala. O, baka bumili nila ako ng isa pang supot mga kabukas. Para ma... Ito, masisimento mo na rin yung harap mo. Ito, sa halo na to. Oo, halo na yan. Sa baboy, bibili pa ako isang bag na lang. Oh. Yan ang mga kabukas, oh. Start na sila ng flooring. Hmm. Yun ah. Ah. Madadali na itong labas mga kabukas. Hmm? Konti na lang. Dami pa nito. Masisementohan yan. So bibili pa ako ng isang bag para doon naman sa ano, hallway ng baboyan natin. Hmm? Kasi may buhangin pa. Oh. Sayang. Sayang kasi kung itatambak lang doon, maganda may semento na. Para masimot yung mga buhangin. Then doon natin lalagay. Para ginhawa yung ano, ilusan din natin doon. Yan. Iba ko muna sila at bibili ako ng semento. Bago tayo bumili ng semento mga kabukals, ito. Pakikita ko sa inyo yung aking contador ng kuryente. Ito na. May kuryente na tayo. Ang problema ko na lang, siyempre yan, ayan yung connection sa taas. Yung wire simula dito, papunta doon. Ano pa kasi lote natin yan, yung diretsuhan na yan. Sa pag nahawa niya mga puno na yan, nandiyan na tayo. Malapit na lang naman yan. Siguro mga isa't kalahating box ng kawad, mga ganyan po makakain yan. Pero ito na oh, mga kabukals oh. Can you see the look? Hmm. Dapat Edwin. Erwin dapat. Erwin the Pogi
De La Cruz. Hindi, walang pogi. Ayan. Ako po yan. Nagkamali yun siguro nung ano. Erwin dapat yan eh. Edwin na ilagay. Pero ayan ha. Yan na po ating meter base. At gumagana na yan. Ayan o. Bukas na yan eh. So connection na lang po. Yung connection na lang. Ayan o. Baba ko nga muna. Ayaw, nakababa. Nakababa mga kabokals, off. Ayan o. Nakababa siya. Ito kailangan to mapadlakan ko to. Kailangan to may padlock to ganyan. O kaya screw. Hindi, padlock maganda. Mapadlakan natin yan. Pero ayan na. Ayos. Yung tubig. Wala pa rin eh. Pinapa-love ko. Pero ano. Maglilipat muna tayo mga kabokals. So saka tayo magde-decide kung ano, baka magpaposo na lang talaga. Pero ano, ito nga, ililipat mo na lahat. Anyway, may mapagkukunan naman ng mga tubig. Po pwede sa bahay, po pwede dun sa ano, yung tindahan dun na suki namin. Po pwede naman dong makigive. Pero importante, ito may kuryente na. Ayan. So magagamit na, ma-operate na natin ating mga incubator, yung mga appliances like electric fan. And then plano kong iwanan si Emon dito kahit maliit na TV lang para hindi maboryong. Kasi mga kabokals, iniwan siya ng asawa niya. Ayan, yung kwento. Iniwan yung kasama namin babae. Ito, bari testo mga kabokals. Ayan mga kabokals, so i-chichika ko lang sa inyo ng konti. Si Emon kasi ay iniwan ng asawa mga kabokals. Kawawa rin yung tao na yun. Iniwan siya ng asawa niya. Yung kasakasama namin, kung napapanood yung mga previous vlog namin, may kasakasama kami babae. Asawa niya yun. Iniwan si Emon. Naghiwalay sila. Kaya ano, baka mag-isa na lang siya dito sa area nga natin. So yun, para hindi maboryong, plano kong bilhin ng maliit na TV. Tapos may electric fan naman tayo. Yung dating solar electric fan natin, kasi pwede rin naman sa kuryente yun. Yun lang naman ang basic needs niya eh. Yung electric fan. Number one, electric fan para makapagpahinga na mabuti, lalo na kung mainit. Tapos yung TV para makapaglibang-libang. Hindi nyo lutuan naman eh, pwede na yung gatong-gatong, marami naman kaming kahoy pa dyan. Pero pag nakalubang tayo, bibilhan natin ng gasol. Ganun. And yun nga, yung pinagaganda natin, yung hindi naman pinagaganda, inaayos natin yung kanyang bahay. At least cementado, di ba? Ayan, tara, bilhan tayo ng ano, ng semento, isa pa. Ayan ang mga kabokals, additional cement para maubos na natin to. At ayun, nagsasayang na sila. Maluluto ba yung maangit? Bagay, mainit naman eh. Ayan. Ayan ang mga kabokals. Yon. Hindi ba delikado sa astomon? Yung ilalim mo, yung lupa? Ha? Bagay yung sa'yo dun, lupa rin yun, ano? Malinisin ko. Ha? Masalinisin mo lang, no? Saka yung paligid mo, yung sa labas, kailangan malinis. Hindi na ako nakita yung ano? Yung pang ganon? Hindi yun eh. Yung kung nilagay yung papa yun eh. Nawawala yun. Anong tawag doon? Rodela. Rodela. Nawawala yung rodela. Ayun. Ginagawa niyo rodela, chinelas. Rodela yung chinelas. Rodela yung baka rodela yung tawag. Bagay, goma na rin yan. Isahan na lang. Saan na si ano? Si Brando? Ay, pinagkuha nila ng tubig mga kabok. Ayan. Kumuha ng tubig doon sa baba si Brando. May hipon ba? May nakita ka hipon? Meron niya. Meron oh? Niya kalalito. Hipon na ano? Dito ko nilagay yun. Ewan ko, nasama na natin. May nakuha ka kanina? Ah, may nakuha doon sila hipo kanina. Ah, wala, nasama na sa halo. Ah, nasama sa halo. Wawa naman.
Dapat sinama nyo sinaing. Ano yun? Mga fingerling siguro ng ano? Yung hipon na tabang na. Urang, ulang, ulang yata tawag yung ulang. Ngayon naman mga bokas, magsasanitize tayo. Ayan. Sonrox lang ating gagamitin. Ano tabo? May tabo akong dala eh. Wala ito. Paan na natin mga kabukas. Hindi ako nakabili ng pang sanitize talaga. So, Sonrox na lang muna. Pwede naman yan. Tapangan lang natin. Ano naman ito mga kabukas. Babalian lang natin. Masimento, babalian. Ano? Bubuusan lang natin. Babalian pala. Babalian. Hello. Para din matanggal yung mga masimento. Yung powder pala. Mga ano to. Mga kawayan. Mga gilid-gilid. Saka mas tuloy-tuloy na. Oo. Mas gusto ko biyahe ron eh. Yan, sinisimot na. At tinatambakan nyo na yun doon. Oh, para pumantay. Yan. Sulit yung ano. Sulit yung nabili namin ano. Saktuan lang. Nabili kong graba sa kabuhangin. Tapos mamaya mag-manicure pa yan pag-uwi. Sabi niya mas gusto niya na rin sa construction kaysa sa parlor. May matumal daw parlor ngayon. Ito daw ang destiny niya. Ito ang calling niya. Gugupit ka ng ano? Buhok. Gugupit ka. Straight po. Nagre-rebal. Dito, maganda lang kayo ng barbers. Dito, yun. No? Wala pa masyado rito, no? Kaya kami, dahil pa ng DRT, puno. Oo. Kaya lang. Pero hindi sa gaming eskwelahan, tanghali naman kung pumasok. Tanghali naman bukas. Pag bumunta ka rin, pila naman ang gugupitan. Oo. Malakas pala dito. Pakamahal nga si Hilly. 80 na ito ngayon isang ulo. 80 na. Ganun 70 din? O, ganun. Ha? 70 lang. Ay, 80. Amin niya, ano? Yung 80 na rin sa amin. O, 80 na rin sa amin. Mahal na ngayon. Dati 50, ano? 30? Inabot ko pa 30. 50. Mm. Ay, okay.
Okay na mga ka-vocals. Ayan na. Yahoo. May semento na tayo. At least yung ating tapakan sa harap ng baboyan ay konkreto. Hindi tayo magpuputik ba. And then yun nga, yung bota or ano man gagawin niya, yung chinyelas o ano, iiwanan niya dyan. Yan, stationary yan dyan or dun. Para bago siya humakbang dito sa baboyan, magpapalit siya ng chinyelas or ng bota. Yan. So yun naman ang gagamitin niya sa loob. And then bago siya lumabas dito, magpapalit siya. So yun, kailangan ko siya sanayin dun kasi ako mismo na nalilito sa ganun. Pero ganun ang gusto kong gawin. Meron naka-stationary dyan na footwear na pangpasok niya sa loob ng mga baboy. Andyan sa ano, balde. Ay, yung kahoy? Ewan ko, saan napunta yun? Yan, so ito, natapos naman nila yung ating net. Kasi ano na lang naman yan, ipapako na lang naman yan. Nakalatag na yan eh. Isasabit na lang nila yan. Para bukas, hapot na kami, mga kabukals. Kasama pa rin namin si Brando bukas mga kabukals. Huwag kayong mag-alala. Makikita nyo pa rin si Brando. Ayan o. Ito na ang aming farm muse. Farm muse. Ayan. So, pagka may boxing sa plaza, ito ilalaban. Ito ang ilalaban natin. Ayan. Ayan, ito. Tignan natin yung bahay bago tayo magtapos. Natin yung bahay. Ubus. Sakto yung ating materyales na buhangin. Graba, mga kabukals. Oh. Then ito, ipakakalat ko na lang yung pag ano. Pero dito natin ilalagay yung kubo. Pag nalipat natin yung kubo dito. Naghihintay lang ako ng magandang panahon, mga kabukals. Ililipat natin yung kubo talaga dito. Ito na. Masimentado na rin yung harap ng bahay. And yung tinapakan ni Renan, ay walas tika Renan. Tinapakan ni Renan, may footprint ni Renan. Pero ayan na, yung sementong, ano, sementadong quarters nila Emon. Tinapakan mo mo, Renan. Walas tika. Ayan mga kabukals, maaliwalas na lugar. So again mga kabukal, San Rafael, Bulacan, Barangay Tukod, San Rafael, Bulacan, napakaaliwalas, fresh air, nakita nyo naman, nandito na tayo, ito po ay hulugan na lupa, yan, hulugan na lupa mga kabukal, 6,000 to reserve, 34,000 remaining down payment, pwede na kayong magpatayo nito kung kayo po ay nakapag down payment. Sa ayun po ay sa 100 square meter. Ito po ay ito po ay apat na lote, 400 square meter. So times 4 lang po 'yon. And then ito nga, nandito na tayo, nakapagpatayo na tayo. Habang tayo po ay naghuhulog ng monthly amortization natin, payable in 6 years. Pero ngayon po, sa ngayon po since na malapit na po mapuno, 5 years na lang po yung kanilang package. Wala na pong 6 years. Ang maganda naman po doon is napababa po yung presyo ng lote, 2,300 per square meter na lang po. Pero, 5 years to pay. Yan. So, yan mga kabukals. So, tayo magpapaalam na at masyado nang haba. So, ito nga, pinapakuan na nila Brando. Ano pa alam mo? Hernani. Ha? Hernani. Hernani. Ayan, Brando ako ng Brando. Brando ko ng Brando. Siya si Hernani, ang bago nating muse. O baka may gusto kay shoutout. Oh, shoutout para sa pamilya ko. Contraction na ako. Ayan mga kabukas. Bukas makikita nyo pa yon. Makikita nyo pa yan. At kasama natin siya sa magbubuhat ng baboy. Ayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Sa lahat ng mga solid kabukas and mga silent viewers ko po. Maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Muli, ito ang yung kabukals farmer nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong umulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!